Si Asik Mendoza, so meron na po kayo nasampahan ng mga personality. Yes, sir. So isama mo yan doon sa demanda. Ipinaikot-ikot mo pa ako, sir. Yes, yan sir. Lang sa, yes, sir. Yan ang sagutin mo. Hindi ko pa kasi time yan. Oo nga, may regularity dyan. Yes, dapat sir. Di tayo nagsauli ng pera kasi sila pa nga may utang. Diba? Yes, o, yan, yan ba yung naka-include na sa kaso sa ombudsman against those people na nagsauli ng pera? And give me the names. Para nang sa gayon, tututukan namin masiguro na hindi magkakaroon ng cover-up at talaga manugot ang dapat managot. Yes, sir. Lahat po yan, na-refer na po sa ombudsman. Sure ka? Yes, sir. Thank you, sir. Sino-sino itong mga sinampahan nyo ng kaso? It included, of course, sir, the chief of the LTO at the time. And who is that? Asik Galvante, Your Honor. Yung Land Transportation Management System, contract price, 3.19 billion pesos. Ayon sa core report, 2022 not fully utilized yet. Payment made as of December 2022, 2.3 billion na. Bakit po hindi pa rin fully implemented to? Kinuwestiyon ni Senator Rafi Tulfo ang naflag ng Commission on Audit sa Land Transportation Office na tinatayang lagpas 1.5 milyong set ng plaka na nagkakahalaga ng 808.7 milyon pesos ang hindi pa nade-deliver. Mula pa noong 2014, agad namang naghugas kamay si Land Transportation Office Chief Asex Vigor Mendoza III dahil wala pa raw siya sa pwesto nang bilhin ang mga ito, ngunit may mga pending cases na at umakyat pa nga sa Korte Suprema ang nasabing issue. Dagdag pa ni Asek Mendoza, wala pang nawawaldas na pera ng gobyerno at nakatakdang magbigay ng 900,000 na plaka ang kumpanyang PPIJ kay G Philippines sa kanila. Gayunpaman, inabisuhan pa rin ni Senator Tulfo si Mendoza na tutukan ang mga kaso, isailalim muli sa review ang kontrata at mag-report muli sa komite sa susunod na pagdinig ukol dito. Undelivered replacement plates, 808.702 million, 1,797,115 pairs pa ang hindi pa nagagawa. Na-plug ito ng COA. Yes, sir. This is a contract entered into in 2014, Mr. Chair. So, hindi nyo pa panahon? Hindi ko pa. So, again, may irregularity dito. Yes, sir. Okay, again, sino po masinampan yung kaso? Meron po mga pending cases. This particular contract, Mr. Chair, umakyat po ng Korte Suprema to. But the disallowance was reversed by the Supreme Court in a decision that was rendered in 2016. Okay, therefore? That paved the way for the delivery of the plates and also the commensurate payment of whatever has been delivered, sir. So, ano nangyari dun sa balance? Pero po pa tayong balance ng mga kumikit kumulang 900,000 plates, Your Honor, but we have not paid the same. Ongoing pa ito as part of the completion of the contract. Hindi pa fully paid? Hindi pa, sir. Ano pangalan po ng kumpanya? PPI JKG Incorporated, sir. So far, wala pang pera nasasayang sa gobyerno? Wala po. In fact, the plates have all been brought to us, pero may mga pending kaso pa rin ito eh. But anyway, review that and then let us know kung ano nangyari dyan. Yes, sir. Yung Land Transportation Management System, contract price, 3.19 billion pesos. Ayon sa core report, 2022 not fully utilized yet. Payment made as of December 2022, 2.3 billion na. Bakit po hindi pa rin fully implemented to? Bayad na tayo and all? Mr. Chair, if I may almost reply. Paid na. Yes, Director Mendoza, okay po, LTO Director. Po. This is the Dermalog LTMS contract, Mr. Chair. The total contract price is 3.1 billion. Ang nababayaran na po is only 2.5 billion. Meron po tayong balance dito of around 660 million, sir. Okay. Sige, may balance pa tayo. Pero bakit hindi fully implemented? Regardless, palaki na pala yung nabayad. Yes, so, sir. More than 60% na nabayad or 70%. In fact, sir, this is one of the cases we referred to the ombudsman as early as September 2023. Cases referred to the ombudsman. Sino-sino yung mga kinasuhan nyo rito? I don't have the names with me, sir, but these are all the people who were involved in the approval of this contract. More so, in the amendment of the contract after the award. Okay, ang interesado muna ako, sir. What's your name po, sir? Sir, I am Asek Vigor Mendoza, the LTO po. Kayo po ngayon ang chief na LTO? Yes po. Okay. Sir Asek Mendoza, so meron na po kayo nasampahan ng mga personality? Yes, sir. Dito. Kailan niyo po isinampay yung kaso? This was, we referred it last September 2023, Mr. Chair.
September 2023, ano na po nangyari sa kaso at sino-sino po yung manasampa ng kaso? Ongoing pa ho yan, because... Pero may we know, we have the right to know, the public have the right to know. Yes, sir. Kung sino-sino ito mga sinampa nyo ng kaso. Well, it included, of course, sir, the chief of the LTO at the time. And who is that? Asik Galvante, Your Honor. Asik Galvante. Opo. At ano po yung inilagay niyo po sa kaso? Bakit sa pag-file ng case ombudsman? Well, we referred it for both administrative and criminal investigation, Your Honor. Kasi po, nakita ho namin that there may be other parties involved outside of the LTO organization. We left it off to the ombudsman to determine the full length of the liabilities. And if I may add, Mr. Chair, this case po is this contract is now the subject of a termination, contract termination case before the Supreme Court. As early as last year, nagsampa na po ang kaso before the Supreme Court to terminate this contract by the OSG. Oh yeah, but I'm interested doon sa mga nasampa ng kaso. Dapat meron na lumabas na desisyon kasi more than a year na pala ito. So bakit hanggang ngayon natutulog lang yung kaso sa ombudsman? Wala pa ho. Kasi this year, we forwarded also additional evidence to the ombudsman which includes the full COA report. Meron po mga partial reports last year. But the COA Itaw report that came out, yung full length po doon, we supplied the ombudsman po copies of this. And I understand the ombudsman already has issued notices to certain people to make their reply. Make sure, sir, kapag lumabas yung warrant, ito mga personality na ito, hindi po nakatakas tulad nangyari kay Alice Goo. We will keep you posted, okay, sir. Okay. Sige. So ano mangyari po? Kinansel nyo na po yung contract? It's before the Supreme Court, Mr. Chair. Okay. So paano po yung naibayad na 2.3 billion? 2.5 sabi nyo? Meron po. Ano mangyari din sa 2.5 billion na nabayad? Opo, depende po, we're also asking for liquidated damages po dito dahil delayed na po. May mga modules po yung kontrata na hindi pa ho na... Paano po? Pakiulit. Ano pong mangyari, ang tanong ko, ano pong mangyari doon sa 2.5 billion na nabayad na natin sa, anong tawag niyo, kay, anong pangalan ng kumpanya po? Dermalog Joint Dermalog. Venture po. Opo. Joint Venture. At meron siyang partner na Pilipino company, opo. Tama? Right, sir. Ano mangyari doon sa 2.5 billion na naibayad na tapos kinansel na yung contract? So ibig sabihin, hindi na matutuloy yung programa. So what's gonna happen next? Yeah. Your Honor, yung prayer po before the Supreme Court, meron naman hong na-deliver na that is running. Tumatakbo naman po yan at nagagamit po ng gobyerno. Sandali lang, may tumatakbo. Sabi sa ang information na kalating sa akin, hindi, wala pang tumatakbo. Hindi naman po. Like the license process po, no, that is purely Dermalog facilities. 100% po yan. E tumatakbo naman po yan. No? Some of their online systems are also running. So, nagagamit rin po ng gobyerno po yan. Ilan na po yung percentage na out of this 2.3 billion na paid amount sa Dermalog? Ilan na po yung napapakinabangan na sabi mo gumagana na sa mga processing ng mga plaka? Yeah. Out of 14 modules po, 13 have been delivered already. 13? Ang na-deliver na po sa LTO. Okay. So yung balance na hindi pa na-deliver, ano mangyari dun? There is a bond that we can claim on. Worst comes to worst, Chairman, we can claim on the bond. So in other words, kailangan po ng refund? Opo. At kailan po nyo gagawin yan? We will need to wait, Your Honor, kasi po yung decision ng Supreme Court will set the pace. Oras, if the Supreme Court decides to terminate the contract, may mga legal effects, consequence na po yan that will give us the legal basis now to run after everybody else. Okay. Excess payment of electricity bills to Dermalog, 8.1 million. So ano na nga dun sa 8.1 million na overpayment? Na, Mr. Chairman, na-deduct na ho namin yan sa other receivables sa Dermalog. Other receivables sa Dermalog? So you're expecting to receive money from Dermalog? Eh samantalang sobra-sobra lang yung bayad ninyo. Hindi po. Meron pong mga, when COA identified that excess, meron ho pong receivable sa Dermalog na 180 million, which comprises the maintenance of the system. Accounts receivables sa Dermalog? Accounts payable. I'm sorry, sir. Accounts payable kayo. Kayo magpipay sa Dermalog. Correct, sir. So,
overpayment ng 8.1 million. So, 8.1 million, ibabawas nyo sa receivables. Binawas na po. Nabawas na po yan. So, para nagbayad nga kay Sir Dermalog. Nabawas na. At that time, sir, yes. Ba't kayo magbabawas samantalang merong 2.5 billion na utang itong Dermalog na nabayaran natin, na kinansila natin kontrata, sabi mo, at 17% pa lang na kukomply nila. So, why return money when in fact, they haven't performed yet at 100% the services that we're expecting from them? If I may clarify, Mr. Chair, out of 14 modules that has to be delivered as part of the overall contract, 13 have been delivered already. May one last module na lang ko natitira na kailangan po i-deliver ng Dermalog. Kaya nga po. So, ibig sabihin, meron pa rin tayong masisingil dapat sa kanila. It, at the end of the day, Mr. Chair... Kaya nga po, huwag na tayo huwag na at the end of the day. This day. Apo. So, meron pa tayong masisingil sa kanila. So, bakit nga kayo nag-return ng money sa kanila? Well, in fact, meron pa dapat tayong masisingil sa kanila. Mr. Chair, again, this is a fact that happened already when I came in. Okay, so when we ka, that, all right. So isama mo yan doon sa demanda. Ipinaikot-ikot mo pa ako, sir. Yes, yan sir. Lang sa, yes, sir. Yan ang sagutin mo. Hindi ko pa kasi time yan. Oo nga, may regularity dyan. Yes, dapat sir. Tayo nagsauli ng pera kasi sila pa nga may utang. Diba? Yes, o, yan, yan ba yung naka-include na sa kaso sa ombudsman against those people na nagsauli ng pera? And give me the names. Para nang sa ngayon, tututukan namin masiguro na hindi magkakaroon ng cover-up at talaga managot ang dapat managot. Yes, sir. Lahat po yan na-refer na po sa ombudsman. Sure ka? Yes, sir. Thank you, sir. Now, undelivered replacement plates, 808.702 million, 1,797,115 pairs pa ang hindi pa nadideliver na nagagawa, na plug ito ng COA. Yes, sir. This is a contract entered into in 2014, Mr. Chair. So, hindi nyo pa panahon? Hindi ko pa ho. So, again, may irregularity dito? Yes, sir. Okay, again, sino po masinampan yung kaso? Meron ho mga pending cases. This particular contract, Mr. Chair, umakyat po ng Korte Suprema to. And the Supreme Court declared, kasi na-disallow po to ng COA, yes, itong kontrata. But the disallowance was reversed by the Supreme Court in a decision that was rendered in 2016. Okay, therefore... So that paved the way for the delivery of the plates and also the commensurate payment of whatever has been delivered, sir. So, anong nangyari dun sa balance? Pero ho pa tayong balance ng mga kumigit-kumulang 900,000 plates, Your Honor, but we have not paid the same. Ongoing pa ho to as part of the completion of the contract. So, ongoing pa? Yes, sir. Hindi pa fully paid. Hindi pa, sir. Yung kumpanya, si anong pangalan po ng kumpanya? This is the PPI JKG Incorporated, sir. So far wala pang pera nasasayang sa gobyerno. Wala po. In fact, the plates have all been brought to us, pero may mga pending kaso pa rin ito eh. Okay. But anyway, review that and then let us know kung ano nangyari diyan. Yes, sir. Okay.